Hi guys! Happy New Year nga pala sa inyo at God bless. Salamat sa pagsuporta sa ating channel at nakaangat na tayo sa 3K subscriber ngayon. Salamat guys! Shoutout nga pala tayo muna. Shoutout kay Raymond Magada, Kim Cyrus Jan, Brian Parr, JB Ibea, Jan Paul ML, Aris Eyog, Jarlus Jarmy, Roland Hermoso, Teddy Bird Omaron, at kay Charles Garcia. Salamat sa pagnood guys, kung di dahil sa inyong lahat, di ko maaabot yung subscriber ko at mga nag-view sa mga video ko. Salamat guys. Bago nga pala ang lahat, kung bago ka pa lang sa channel ko, i-like at mag-subscribe sa aking channel at pakipindot na din yung bell nang ma-notify ka lagi pag may bago kong upload na video. Okay, tumungo na tayo sa ating pag-uusapan ngayon. Na dahil nga diba, ang mundo ng One Piece ay malawak. Sa sobrang lawak, ang ibang lugar dito ay di na masyadong nakokontrol ng world government. Kasi yung ibang lugar ay medyo mahirap na mapuntahan at kadalasan hindi na makontrol ng mga ito yung mga naninirahan mismo sa lugar. Halimbawa yung Wano Country. Yung lugar na ito ay di naaabot ng kontrol ng world government kasi mahirap na puntahan at problema din yung mga tao doon, lalo na yung mga samurai. Pero di yan ang topic natin ngayon. Diba nga, dahil sa malawak ang mundo ng One Piece, kailangan ng world government ng mga taong mga asahan para mapanitili ang kaayusan dala ng mga pirata na galing sa iba't ibang dako ng mundo at protection na din laban sa mga ito. Ito ay ang mga marines, ang bantay-dagat ng world government. Di lang naman sa dagat ito nagtutungo, pati sa kalupaan na naatasan na magpanatili ng kaayusan at maprotektahan ng mga tao sa mga delikadong pirata na pwedeng gumulo o sumira sa mga bayan o kontinente sa One Piece. Ang mga marine ay ang mga opisyal na kayang pumigil sa mga piratang nagtataglay ng kakaibang kakayahan o mga nakakain ng mga sinumpang prutas o devil fruit. Karamihan dito ay mataas na ang ranggo at malalakas na marin lang ang napupunta sa posisyong ito. Ito ay ang mga admiral. Ang mga ito ay kilala sa buong mundo at tinawag ng world government na greatest military force. At sila ang pinakamalalakas na individual ng marines na nakapanig sa world government. Karamihan ay tatlo ang napipili sa posisyong ito, na nire-respeto ng karamihan at kinatatakutan naman ng ibang mga pirata. Bukod sa kakayahang makontrol ang libu-libong sundalo na nasa ilalim ng kanilang pamumuno, ang mga admirals at fleet admiral. Nga pala, ang fleet admiral ay mas mataas kaysa sa admiral. Ito'y may mga otoridad na mag-anunsyo ng buster call sa anumang isla na itinuturing nilang banta. Sila din ang nagbibigay ng mga utos sa ibang mga officer na mag-anunsyo din ng buster call. Ang mga admirals ay sinusunod ang mga world nobles o mga celestial dragon. Sapat din itong mga kayahan na magpatalsik ng isang sichibukay o warlord kung may sapat na ebidensya laban sa mga ito. At magpatawad ng isang kriminal na pwedeng magtrabaho sa kanila na kung gugustuhin at ay pwedeng mapunta sa pwesto ng pagiging warlord. Parang ang halimbawa ko dito, si Marshall Dietrich o si Blackbeard. At ngayon sa topic na to, kikilalanin natin ang mga kabilang sa ranggong to at ano nga ba ang mga abilidad nila. Yung mga mababanggit kong una dito ay candidate sila sa mga pagka-admiral. Sila yung mga vice lamang, okay? Pwede silang maipalit pag may umalis na admiral sa hanay na to. Okay, umpisahan na natin. Si Toki Kake, na mas kilala sa kanyang alias na Chaton, ay isang marine vice admiral. Si Chaton ay nakilala sa kanyang itsura na nakasuot ng sombrerong brown at singkit na mata na nakalong sleeve na blue. Bilang isang marine, siya ay malakas ang paniniwala sa salitang hustisya. At bilang isang vice admiral, si Chaton ay may kakayahang gumamit ng haki at pwedeng mag-uto sa lahat ng mga sundalo na mas mababa sa kanya. At malakas ang laban niya sa promosyon para sa pagiging admiral. Kaso, hindi niya ito pinili upang pumunta sa ranggong to. Kaibigan niya nga pala si Fujitora na isang admiral. Wala pang nalalaman sa kanyang tunay na kapangyarihan bukod sa marunong siyang gumamit ng haki. Si Gion, na mas kilala sa kanyang alias na Mamasagi, ay isang marine vice admiral. Makikilala si Gion ng matangkad na babae at nakapink na damit na napapailaliman ng marine coat. May tattoo din siya sa kanyang kaliwang binti na spider. Di kaya siya miyembro ng Phantom Troop. Oops, wrong anime. Si Gion ay naglalarawan na isang determinado at diretsyang babae na hindi natatakot na magsalita ng kanyang naiisip kahit nasa isang nakakatandang opisyal tulad ni Garp. Bilang isang vice admiral, marunong siyang gumamit ng haki at nauutusan din niya ang mga
mas mababa sa kanyang mga officer ng Marines. Nga pala, si Gion ay dapat admiral na ngayon. Kaso, naunahan siya nila Ryokugyu at ni Fujitora. Wala pa ding mga impormasyon sa kakayahan at tunay na kapangyarihan ni Gion. Bukod sa marunong siyang gumamit ng haki, katulad ni Chaton. Si Monkey D. Garp, o kilala bilang Garp the Fish, ay isang Vice Admiral ng Marine at isa din instructor ng mga bagong pasok ng Marines. Siya din ang nagturo kay Lakogi at Helmepo na nag-improve sa mga nagdaang episode. Si Garp ay isang sikat at malakas na Vice Admiral. Kilala naman natin siya na ang ama ng most notorious man in the world na si Monkey D. Dragon at lolo ni Luffy. At naging lolo din siya ni Fire Fist Ace. Nananatili siyang Vice Admiral kahit na ilang beses siyang inopera ng pagiging Admiral. Kaso lagi naman niyang tinatanggihan. Isa din siya sa mga sikat na tao na nakilala noon nung panahon ng Pirate King na si Goldie Roger. Dahil sa pagiging Hero of the Marine, nakuha ni Garp ang respeto ng ibang mga officer. At kaklose niya din na kahit minsan naiinis to kay Garp dahil dito sumusunod kay Sengoku nung Fleet Admiral siya. Si Garp ay isa sa mga malalakas na Marine at gayon din sa buong series ng One Piece. Sabi-sabi na ang lakas ni Garp ay natatapat sa Pirate King na si Goldie Roger. Marami rin ang experience ni Garp tungkol sa paglalakbay sa New World nang tinutugis niya si Roger noon. Nakalaban niya din ng kontrobersyal na pangkat, ang Rocks Pirate. Nandun niya nakuha ang titulong Hero of the Marine. Kung kilala niyo si Don Chinjao, yung nakalaban ni Luffy sa Coliseum sa Dressrosa. Ang unang-unang tumalo doon si Garp sa pamamagitan ng isang suntok na ang bounty noong araw ay 500 milyong belly ang patong sa ulo niya. Sabi-sabi sa kakayahan ni Don Chinjao na kaya niyang hatiin ang isang kontinente sa pamamagitan ng isang headbutt. Nasaksihan din ng mga Marine sa Edward kung gaano kalakas si Garp na nilabanan nila ni Sengoku si Golden Lion Shiki. Tungkol naman sa kapangyarihan ni Garp, sure na walang devil fruit to. Ang talagang biyasa si Garp ay sa paggamit ng haki, lalong-lalo na sa Bososhuo haki. Facts lang, ayaw ni Garp na magsilbi sa world novels kasi asar siya sa mga to. Si Borsalino, nakilala bilang si Kizaru, ay isang admiral ng Marines. Nung maging fleet admiral si Sakazuki at nag-resign si Aokiji, si Kizaru na lang natitira sa tatlong nakilalang admiral ng Marine Cold War at kasama sa tatlong admiral ng Golden Age of Piracy. Kilala naman natin na si Kizaru. Nakasuot siya ng isang dilaw na stripe na damit at matangkad. Medyo matanda siya ng konti kaila Sakazuki at Aokiji. Ang ugali ni Kizaru ay parang isigaw lucky na parang walang pakialam kung ano yung nangyayari sa paligid niya. Siguro kampante siya sa kapangyarihan niya at relax lang siya pag nakikipaglaban at palagi siyang cool. Ni katiting na asar sa mukha niya ay hindi mababakas pag may labanan na nagaganap. Ang mga natatandaan ko namang asting na labanan na sangkot si Kizaru ay yung kay Dark King Rayleigh. Naglaban sila sa Sabahody at sa Marine Ford War o War of the Best. Harap balik-balikan nung umaaki yung labanan na yun. Bilang isang Marine Admiral, si Kizaru ay isa sa mga malalakas na mandirigma ng Marines at ng World Government. Nagtataglay din siya ng physical na lakas na kaya niyang salagin yung bisento ni Whitebeard. Ito yung sandata ni Whitebeard. Si Kizaru ay nakakain ng Logia type na Devil Fruit na ngalan ay Pika Pika Nomi o Glint Glint Fruit na binibigyan siya ng abilidad na maging liwanag at kasing bilis nito. Naagamit din siya ng mga uri ng haki katulad ng Bososhuo haki. Si Isho, nakilala sa tawag na si Fujitora, ay isang Marine Admiral na bagong talaga kasama si Admiral Ryokugyu nung nag 2-year time skip ang One Piece. Nabakante ang posisyon dahil nagkaalitan sila Aokiji at Sakazuki. Nadahilan ng pag-resign ni Aokiji at na-promote naman si Sakazuki bilang Fleet Admiral. Si Fujitora ay unang nakita ng Dressrosa arc na planong dakpin doon sila Luffy at Law. Si Fujitora ay isang bulag na tao at nakasuot ng isang violet na balabal at may hawak na espada. Siya din ay responsableng tao at matiwala sa mga nakakasama niya. Siya din nga pala ang may gawa kung bakit siya nabulag. Na ang sabi niya, mas mabuti pang bulag kaysa makita niya sa paligid niya ay puro kasamaan na lang. Total din siya sa Shichibukai system na ginawa ng World Government. Dahil sa paniniwala niya na mga pirata din ang mga ito at di dapat pagkatiwalaan. At gusto din niya na ialis na ang sistemang ito na nire-request niya ngayon na maipatupad.
hindi nagiging sagabal ang kanyang pagiging bulag sa lakas niya. Isa rin siya sa mga malalakas na admiral sa mundo ng One Piece ngayon. Nakayanan niyang pagsabayin si Luffy at Law na labanan. Nakasama sa Worst Generation. Natalo din niya ang isa sa mga kalamity ni Kaido, na si Jack, na may bounty na 1 bilyong belly. Biyasa din niya pala si Fujitora sa paggamit ng espada. At nakakain siya ng Paramecia type na Devil Fruit, na ngalan ay Sushi Sushi Nomi, na nagbibigay sa kanya ng abilidad na mag-manipulate ng gravity at magamit ang gravitational force. Pag ginagamit niya to, binubunot niya lang ang espada niya at saka magpapalitaw at magpapaulan ng mga meteorite. At ibabagsak ito kung nasa ng kalaban. Gumagamit din siya ng Kenbunshoku Haki at Boshushoku Haki. Si Admiral Ryokugyu ay isang Marine Admiral. Ang kanyang pagkakakilanlan ay di pa natutukoy hanggang sa ngayon. Pero sa mga nailabas na impormasyon sa kanya, siya ay may mahabang buhok na medyo magulo at nakasuot ng Marine coat at sinasabing mas matangkad kaysa kay Fujitora. Si Ryokugyu ay tamad at paisi-ising tao din. Hindi din niya masyado sinusunod yung mga utos ni Sakasuki na isang fleet admiral. Lalo na nung time na gustong paalisin ni Sakasuki si Fujitora sa Marishua o Mary Joyce. Na puro kain na lang ang ginagawa niya sa trabaho. At medyo mahilig nga pala siya sa mga babae. Share ko lang. Bilang isang Marine Admiral, may kapangyarihan siya na pamunuan at mag-uutos sa ilang libong mga Marines. At may otoridad rin siya na magpatanggal ng isang warlord sa kanyang posisyon. Wala pa masyadong impormasyon sa lakas at abilidad ni Ryokugyu. Pero sabi ni Doflamingo na si Fujitora at Ryokugyu ay mga tunay na halimaw pagdating sa lakas sa pakikipaglaban. Biyasa din sa paggamit ng haki. Di pa alam kung nakakain din siya ng Devil Fruit. Ngunit, konting kaalaman lang kay Ryokugyu. Sinasabi niya na di pa siya kumakain ng 3 taon na imposibleng magawa ng normal na tao. Si Sakasuki o mas kilala bilang si Akainu ay isang fleet admiral ng mga Marines na napromote at napilitan si Sengoku. Napunta siya dun sa pagiging fleet admiral dahil sa pagtalo niya kay Akoji sa Punk Hazard ng 10 araw at nagresulta kung bakit naging ganun yung lugar. Nakalahati ay nag-aapoy at nagbabagong lugar. At ang isa naman ay nag-yelo at napakalamig. Siya ang nagdesisyon na mailipat ang headquarters ng Marines sa New World para makapag-prepare sa New Pirate Age. Si Sakasuki ay isang magaling at malakas na pinuno ng Marines. Matindi ang paniniwala niya sa absolute justice at siya ang pinakamatindi at walang awa sa 3 admiral na nagdaan. Siguro naman natatandaan niyo sa Sakasuki. Siya lang naman ang isa sa mga pangunahing kaaway sa Marineford War at nakapatay kay Parpiece Ace at nakapinsala ng matindi kay Whitebeard na muntik pa mapatay si Luffy. Bilang isang fleet admiral, kontrolado niya ang buong hukbo mula sa pinakamababa hanggang sa mga admiral nito. Kaya niya magpatupad ng buster call at kaya niya din magpaalis sa posisyon ng mga warlord na kahit anong oras. Kaya niya rin mag-recruit at magpaalis ng mga marine. Kung tatanong niyo kung may sinusunod si Sakasuki bilang fleet admiral, oo meron. Ito yung World Government Commander at yung 5 Elders, yun yung sinusunod niya. Siya din ay may mataas na physical na lakas at nakayanan din niya yung mga quake power blows ni Whitebeard na kayang atiin yung buong Marineford sa isang suntok lang. Nakakain nga pala siya ng isang Logia type na Devil Fruit na tawag ay Mago Mago Nomi na nagbibigay sa kanya ng abilidad na maging magma at manipulahin ito. Kahit anong pag-atake ang gawin mo, pag nasa kalagayan siya ng o state ng pagiging magma, hindi siya tatablan. Pero kung yung aatake ay gagamit ng haki at si Stone Bullet, karaniwan naman yun yung mga kahinaan ng Devil Fruit user. Pwede siya mapinsala. Kung mawawala si Sakasuki sa attention niya, kung mawawala nga lang. Mas mataas nga rin pala ang level ng kapangyarihan ni Sakasuki kaysa sa pyrokinetic ni Ace. Kaya niya nagawang mapatay si Ace. Biyasa rin nga pala si Sakasuki sa paggamit ng iba't ibang uri ng haki, kagaya ng Kenbunshoku at Boshushoku Haki. Kung itatanong nyo kung bakit di kasama si Aokiji, ay dahil di na siya admiral eh. Umalis na siya at nag-resign. Yung mga latest lang sa posisyon yung sinama ko guys. At ilang packs nga pala
sa mga nabanggit ko na napagtuntoo na kasama sila sa mga Chinese Zodiac. Ito yung unahin natin. Si Chaton, na meaning ay brown pig. Si Gion, nakilala bilang Momosogi, na meaning ay pink rabbit. Si Aokiji, na meaning ay blue peasant. Si Kisaru, na meaning ay yellow monkey. Si Fujitora, na meaning ay wisteria tiger. Si Ryokugyu, na meaning ay green bull. At si Akainu, na meaning ay red dog. At ayan ang mga malalakas na opisyal ng Marines, na tinatawag din ng mga Admirals. Kung nagustuhan nyo ang video, huwag kalimutan i-like at mag-subscribe. At pakipindot na din yung notification bell para ma-update kayo sa mga videos na gagawin ko. Okay mga katambay, salamat at paalam. Yun lang. See you. Over and out.